By the way, ako si Benedick Mendoza, ayan. I'm from Tagaytay, pero before nag-work ako sa Mandaluyong as a delivery truck driver. Ayan. I'm 33 years old. I started 2019, so tapos tinuloy ko siya up to 2021. So 2 years na. 2 years na rin. Actually, nag-i-start ako ng 9 in the morning. Tapos, minsan natatapos ako. Yung regular hours ko ng ano is, talagang, ano, 8 hours naman, minsan 9. Pero kapag medyo hindi pa ako nakaka, may kota kasi yun. So, pag hindi pa ako nakakakota, so, umabot talaga ako ng 12 hours. Ibang routine na ginagawa sa bahay, hindi mo na masyado maasikaso. So, gagawin mo na lang, papalaundry mo na lang din. Yung mga ano mo, yung mga damit mo, magbayad ka na lang, ganun setup. And then, parang, dun sa ano, sa pagdating naman sa mga kaibigan, barkada, lakad, di mo na rin masyadong naasikaso kasi uwi ka ng 9 o'clock, sample, pagod ka na rin nun, kesa igala mo, paipahinga mo na lang. Ganun yun, ano. Uy, nung una kasi, nainganyo talaga ako na mag-grab kasi nakita ko yung kaibigan ko. Siya nag-ano sa akin. Siya yung nag-ano sa akin na, uy, Ben, may motor ka naman. Bakit hindi ka mag-grab driver? Sa akin, hindi naman yung kita. So, yun yung ginawa ko. So, na naman, nakikita ko, kumikita ko. Minsan, minimum 400, 600, hanggang sa medyo parang lumalaki na. Depende sa days ng ano. Tapos, meron mga times na may double pay din kapag holiday. So, malaki yung delivery rate. So, doon kami medyo bumabawi. Kaya medyo sinisipagan pag medyo malaki yung delivery rate na nakukuha na namin ng mga Grab rider ganun. At kasi sa totoo lang, marami akong nakasalamuhan na tao eh. So, tapos meron talagang may mga rude na tinatawag ng mga tao, medyo bastos, so ganun. Merong hindi nagbabayad, merong mga ano, nang-fake booking, and to ganyan, which is na-experience ko rin na ma-fake book pagdating sa ano. Buti lang medyo maliit lang yung ano halaga nung ano nung na-fake book sa akin sa Grab. Pero okay naman, siguro yung patience lang din yun yung na-develop din sa akin habang tumatagal habang nag-Grab ako. Kasi una yung init, minsan yung ulan, yun yung mga kalaban mo din eh. Yung traffic, syempre, alam mo Manila, and then may time na talagang pagbagyo kahit ano, need mo rin mag-deliver, nakakapote ka naman. So, dagdag, hirap pumasok sa mga establishments. Pag ganun, basang-basa ka. So, yun yung mga ano hindrance or mga parang hindi mo inaasahan ng mga bagay na talagang pagsisikapan mo habang ano habang nagtatrabaho ka bilang rider. May na-experience din ako. Just talaga na medyo, ano, ang masakit marinig, of course, na ano ba yan? A rider lang yan, ganito, ganyan. Pero hindi nila alam. Sa ibang bansa nga, di ba? Mayroon mga managers, mga supervisors, mga, pero nag-grab din pagkatapos. So, medyo doon ako na-inspire na may meron akong trabaho, pero at the same time, ginagawa ko rin yung isa pang trabaho ng pagiging rider, which is mas nakakatulong naman sa akin. Hindi naman siya nakaka-degrade ng, ano, ng pagkatao yung pagiging unang-unan. Yung trabaho is marangal, tapos pangalawa is parang natututo ka rin talaga kung paano magsumikap doon sa buhay na gusto mo para lang may isa, may itagod yung family mo sa ganung paraan na pagiging isang delivery rider.